I'm back. This is DJ Lai Mix again, guys. So today, ikukwento ko sa inyo, guys, kung ano ba talaga ang nangyari sa akin, kung bakit nawala ako sa YouTube ng ilang linggo at medyo naglalo ako, guys, kasi I need to rest talaga, guys, sa nangyari sa akin. I need to rest talaga, guys, sa nangyari sa akin. So, i-share ko sa inyo, guys, kung ano itong nangyari sa akin. So, January 16, that is Sunday afternoon. So, nakaramdam ako, guys, ng sore throat. Then, medyo masama na talaga pakiramdam ko. Then, Monday morning, I decided to hindi na pumasok sa work kasi nga nag-worry na ako kasi masama ang pakiramdam ko. So, ang ginawa ko, nag-online check-up ako sa doctor ko. Then, yun nga, automatic. She advised me na I need to test for RT-PCR para lang masigurado kung ano talaga yung nararanasan at nararamdaman ko, guys. So, Tuesday, nag-rest muna ako sa bahay. Nag-isolate lang ako sa room. Kasi nga, medyo masama na talaga pakiramdam ko. So, masakit ang ulo ko. So, wala akong voice kasi sa sore throat, sipon. Kaya, nag-isolate muna ako noong Tuesday. Then, January 19, that is Wednesday, schedule ko siya sa doctor ko para sa swab testing. So, RT-PCR ako noong that time. So, nagpunta ako sa doctor ng 10 kasi 10 a.m. yung appointment ko sa doctor. So, iyon, nagpa-test ako noong January 19. Then, yun nga, according to the doctor, is 48 hours yung result bago ko ma-receive through email. But then, Thursday morning, I decided to open my mail. So, sabi ko, check ko yung email ko, baka meron ng email sa akin. So, 10 a.m., pagbukas ko ng email ko, nakita ko kaagad RT-PCR results. So, nasend na sa akin kaagad. So, wala pang 24 hours, meron na akong results. So, when I open that mail, siguro kasi handa na rin ako sa kung ano magiging result. Kaya, I accept and embrace na lang sa naging result kasi. I am positive COVID-19. So, this is my journey for this year 2022. So, COVID-19 is real. So, ang ginawa ko, hindi ako nagpanic. So, I pray. And, ayun, nag-isolate na akong tuluyan sa room. Then, nalungkot syempre kasi I never expect na mangyayari din sa akin yung ganito. Kaya, ayun, umiyak. Pero, hindi ako umiyak, guys. I call my... So, tinawagan ko kaagad ang aking sister, si May from Vlogs o si Bicolanang Galana siya ngayon. Sabi ko, positive ako sa COVID. So, wag mo nang sabihin kay mama. Yun ang una kong sinabi. Wag mo nang sabihin kay mama o wag mo nang ipaalam na ganun nga na I am sick. Kasi alam ko weak din si mama kasi may sakit din siya. Complicated ang sakit niya. Kaya, ayun. Then, pangalawa, naisip kong tawagan ang aking beshi. Yun, yung mga taong mapagkakatiwalaan ko. Thank you so much dahil napaka-supportive nila sa akin. Every time, every minute, tinatawagan nila ako, kinakamusta nila ako, kung anong pakiramdam ko, kung okay lang ba ako, uminom ka na ba ng gamot, uminom ka na ba ng ganito, kumain ka na ba. So, ayan, nandiyan sila lagi. Kahit naka-isolate ako, may nakakausap pa rin ako. So, very thankful ako sa mga nakilala kong tao. Even sa YouTube. At sa aking mga kaibigan, guys. Especially sa aking family, of course. So, masasabi ko lang, guys, stay safe. Mag-ingat tayong lahat para sa ating sarili. At sa ating mga mahal sa buhay na rin. So, samahan niyo ako, guys, para ma-share ko sa inyo ang aking
COVID-19 journey for the 2022 from my day 1 hanggang day 3. So, ayan, hoping na makarecover na ako soon. Hey guys, this is DJ Limix. Let me share to you guys my COVID-19 journey for this year. So, kung natatandaan you guys, nag-upload ako before na I am going to a doctor for the RT-PCR schedule, positive COVID patient. So, kaya eto ako guys ngayon, naka-isolate sa aking room alone. So, this is my day 1. Ang nararanasan ko guys, luckily kasi hindi ako nagkakaroon ng fever. So, cough lang, cold, and sometimes headache. So, kaya naka-isolate lang ako guys sa aking room. So, masishare ko lang sa inyo guys, mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat kayo guys kasi kahit gaano tayo kaingat, kahit sabihin pa natin fully vaccinated tayo, hindi natin alam na tatamaan tayo ng COVID sa mga panahon na to. Kasi ako, I never expect na mangyayari din sa akin guys yung mga napapanood ko sa balita na nagkakaroon ng COVID. Kasi alam ko sa sarili ko, super maingat ako guys kasi mayat maya alcohol, hugas ng kamay, anything na mahawakan ko guys, alcohol kaagad. Then, bago umakyat ng room, kailangan mag-shower para masigurado lang guys na yung virus galing sa labas, hindi ko madadala sa room. Hindi ko expected na mangyayari din sa akin to. Kasi, almost a year, hindi talaga ako guys pumupunta sa mga matataong lugar, mall, even grocery guys. I never do that. Kaya, ang sabi ko lang guys, mag-ingat tayong lahat. Just pray. And hopefully guys, hindi ko na maranasan yung severe na mga nararanasan ng iba na nagkakaroon ng positive COVID-19. So, see you guys on my day 2. Hi guys, good morning! This is my day 2 being positive COVID patient. So, update ko lang kayo guys kung ano ang nararanasan ko today. So, last night, medyo nahirapan ako guys kasi nakaranas ako ng diarrhea. Then, hirap din sa pagtulog. So, I think every hour nagigising ako. Naranasan ko din guys yung panghihina. Yung nandalambot ka. May times na okay, may times na sumasakit ang ulo. Pero hoping na sa mga susunod na araw, it would be okay, and always pray na sana makarecover ako kaagad. So, this is my 3rd day being positive COVID patient. So, I feel a little bit better now compared dun sa 1st day and 2nd day ko, guys. So, thanks God kasi hindi ako nakaranas ng severe, unlike na mga nararanasan ng iba, guys. And I would like to take this opportunity to say thank you sa lahat ng aking friends, family, sa mga lahat ng nagmamahal sa akin, at sinama niyo ako guys sa aking isolation days. So, kahit naka-isolate ako, nandyan kayo sa akin, tawag, text, message, video call. So, kinakamusta niyo ako at sinama niyo ako guys during that hard times days sa aking buhay. Thank you so much. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Hindi ko na kayo i-mention guys. Pero maraming salamat. At naandyan kayo para sa akin. At ginaguide nyo ako lagi kung dapat kong gawin. So dahil sa inyo, naka-recover ka agad ako. See, this is a 3rd day pa lang guys. So medyo okay na ako. So sa lahat po, keep safe and stay safe always. Mag-ingat po tayong lahat. So thank you so much. This is my journey 2022 COVID-19. Bye!